Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading for water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Ayan, take only what resonates. Hindi po ito magra-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang yung mga messages na magra-resonate para sa inyo. Feel free to subscribe dito sa ating channel na ito. And meron nga pala tayong special channel for water sign Philippines. Please do check it out. And ma-appreciate ko kung kayo ay mad. Like at magko-comment dito sa pinaka-video nito. Maraming salamat po. And also, kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search nyo na lang po sa Facebook. Okay? So, maraming salamat po. Start na natin ang reading mo, water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Spirit guides. Angel guides. What do we need to know for water sign? Sino itong person na gustong kumunik kay water sign? The moon. Okay, there's this soulmate energy with the King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, Pisces. Virgo is also here. Gemini is also here with the lovers. Ayan. And meron tayo dito Nine of Swords. Nasasaktan itong person na ito dahil hanggang ngayon napapanaginipan ka pa, na pa rin niya. The Moon and the Nine of Swords is showing me the energy of this person's dreams. Napapanaginipan ka niya eh. Panghirap mong kalimutan, pwede nagkaroon ng relationship sa inyo na itong person na ito and hindi pa siya nakaka-get over doon. And this could be a past person. Tinatry niya mag-move on by having a relationship with someone, meron siyang mga karelasyon na dumaan at hanggang ngayon meron pa rin, pero iba pa rin yung koneksyon na naramdaman niya sa iyo kasi hanggang ngayon naalala ka pa rin itong person na ito. With the King of Pentacles, this could be a very influential person or someone na very successful, kung hindi man siya yung malakas or malaki ang diskarte, magaling gumiskarte na person. And with the Hermit, nandun yung pagtatago niya ng mga na etong mga nararamdaman niya regarding sa iyo, lalo na kung meron siyang karelasyon ngayon with the lovers, which is possible na meron. And with the Two of Wands, this person meron siyang mga bagay na pinaplano, pero maybe in the future pa naman yon, pero iniisip niya na maybe something to do with money. Okay, so additional message galing dito sa person na ito ni water sign. Spirit guides, angel guides, please tell me ano yung additional messages dito for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Nakakita ko ng mga halaman na gumagapang. This could be a reading. Maybe nahihilig ka sa halaman na gumagapang. The Four of Cups. The Tower. Judgment. Magician. Puro major arcana, so. The Emperor is also a major arcana. And the Strength card. Wow! So, how many major arcanas na rin nandito? We do have your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay? Excuse me. Bale, 11 cards pa lang ito nakuha natin. Pero, 8 na dito ang nagpapakita ng major arcanas. Tama ba? 5? O, 11 cards na. Okay. So, 8 ang nagpapakita ng major arcana. And guess what? The bottom of the deck is also a major arcana. The High Priestess. Oh, diyan. Puro major arcanas talaga nagpapakita sa'yo, no? So nakikita natin itong person na to, sa totoo lang, yeah, there's a soulmate energy, definitely a high chance
that you're dealing with a soulmate in the past. Ngayon, itong person na to, hindi na siya sigurado sa kung ano ba nang naghihintay pa sa inyo, sa future. Kahit siya naguguluhan siya, ba't hanggang ngayon napapanaginipan ko tong taong to? Bakit hanggang ngayon? Nag-end na yun sa amin with the tower eh. But with the judgment, pwedeng yung soulmate connection is hindi naman nag-end. Yung soul contract ninyo, yung parang may parang sinulid pa rin na nakatali sa inyo, na kung bakit napapanaginipan ka pa rin itong taong to, and kahit ikaw, napapanaginipan mo pa rin siya, it is because may something sa inyo, kaya lang isa-isa inyo ay nagmamatigas with the Emperor and the Strength card. So, nagmamatigas, hindi talaga nagpapakita ng emotion and pwedeng ni honey ho, wala eh, walang pinapakita itong taong to. Well, bale, hindi ko lang matukoy kung sino sa inyo yon. Pero one of you, pwedeng siya rin kasi nagpapakita ng another relationship dito sa side niya. Pero for some of you, pwedeng ikaw din yon, kasi hindi mo magawang maging honest sa emotions mo pagdating sa kanya. So, yung soulmate connection tuloy-tuloy. Ngayon, ano bang emotions na nararamdaman itong person na ito sa'yo? Wait lang, shuffle lang natin ha. Ayan talaga, major arcana. The Hierophant, that's another major arcana. And nagpapakita rin niya ng spiritual na person. And, or a soul connection, especially, nagpakita bago yun, I see High Priestess. So, talagang may soulmate connection dito. Okay? So, ano na ba ang emotion ng person na ito for you hanggang ngayon? Ano na bang emotion niya para sa'yo? Okay? Spirit guides, angel guys, please tell me emotion ng person ni water sign kay water sign. By the way, may nakikita ko mga anime. So, something to do with anime, cartoons, kanya. This could be reading. We do wear the Ten of Swords. Oh, why? Sobrang nasasaktan talaga itong person na ito eh. Kaya lang, nakikita ko ito as a reversal. So, we will read that in reversal. Nakuha ko yung energy na reversal dyan. The Ace of Pentacles is here. So, nararamdaman ng person mo. Yan, ask yung ilaw natin. Anyway, ang nararamdaman ng person na ito is nasasaktan siya. The Ten of Swords. This is a person na sobrang bagsak, na sobrang hinang-hina at saka parang hindi niya gusto yung nangyayari sa inyo sa pagbablock na ginagawa mo sa kanya with the Nine of Wands. Pwedeng either ikaw nga itong nagbablock or siya dito sa connection nito, because maybe of another relationship with the Three of Cups in reverse. And also parang nawawala na ng chance or pag-asa na magkakaroon pa ng reunion or reconciliation sa inyong dalawa, union sa inyong dalawa. And with the Ace of Pentacles, ayan na, napakalaki ng blockage eh, na parang hindi pwedeng galawin itong emotion na ito. Bawal ipag bawal i-open, bawal sabihin or what. So, nasasaktan siya kasi pwedeng ang emotion niya, hindi niya pwedeng sabihin sa'yo, hindi niya pwedeng sabihin sa mga tao sa paligid niya. And hindi niya mai-open. Gustuhin man niya, hindi niya mai-open itong emotion na ito para sa'yo. So, ano magiging future action ng person na ito for you? For water sign, anong future action ng person na ito for you? We do have the Four of Swords, the Ace of Swords. Nagpakita na sa atin si Angel number 111. That's an angel number for you. Could be dealing with a soulmate or twin flame. Okay, focus sa work, focus sa career. Yun ang nakikita natin, ang ginagawa ng person mo. Why? Dinatry niyang i-cut off ito and kinakalimutan itong emotions at connection na meron sa inyong dalawa. Pero mahirap para sa kanya eh. Kasi parang baliwala na lang yung magiging mga susunod na relasyon or connection niya kung hindi lang dahil sa pera, parang ganun. Hindi ko nakikita mag-work out ito. Kung halimbawa may problem sa money, nagiging magulo ngayon si relasyon dahil hindi naman siya, kumbaga supposed to be ikaw talaga dapat ang para sa kanya. Kaya lang because hindi naging okay ang connection ninyong dalawa at pwedeng may pagbablock or may pag-iwas or may paglayo sa isa, nakikita natin na parang pinipilit na lang niya kung ano ang nasarapan niya. Pero sabi ko nga, hindi nag-work ito kung hindi dahil sa pera.
So thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe sa ating channel. Sorry about my voice. Medyo garalgal. Medyo kagagaling ko lang po sa sakit. So, pero even though, no, thank you pa rin sa panonood. Maraming salamat. Sana mag-iwan kayo ng like and comment down below. Nagpapakita yan ng malaking suporta sa akin. Maraming salamat po. I love you all guys. Thank you for watching. And bye-bye.